So, Father, Father, for info, yung pong si Attorney Flores is driving home. Sabi niya mag-login siya once na nandun na daw siya sa bahay. Okay. Pati-text lang niya sa akin. Ma'am Pami, hindi pa po siya nag-reply. May message po si Counselor, tinatapos lang daw yung livelihood grant, something. Okay. May message siya dun sa GC. Sige po. Okay. So, dalawa na po yung nag-confirm na darating. Hahabol na lang daw po sila, Father. Tapos, si Louie lang po ang hindi pa nagre-reply hanggang ngayon. I wish I can fly. Pero wala pa siya. So anyway, meron naman tayong dalawang siguradong darating. Si Attorney Flores at saka si Councilor Pani. So with your permission, Father, para hindi tayo nagsasayang ng time, it's already 15:16. We can already start if you want. May assurance naman tayo dun sa dalawa na hahabol sila. So counted pa rin whether sila ay pumasok ng late or anyway, naka-record naman po itong ating meeting. Yeah. Andito na si Attorney Hanan. Andiyan na. Okay, anyway, ma'am, sir, we can already start with the permission of our chairman, si Father Pablo, and our vice chairman, Gail. Pwede na po tayo mag-start, ma'am, so that we can already begin the presentation. Okay. Oh, take over, awardee. Ang dami mga awards, ha? Siya lang yun. Nakita ko lahat. Marami lang nag-congratulate. Blessed pa rin tayo. Good afternoon, everyone. I would like to start with the meeting by prayer, of course, led by our chairperson, Father Salvador Pablo. Father, please. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dear God, in this very dangerous times of the pandemic and the coming elections and also the different strifes and wars that are besetting us, we beg you to accompany us. You are our hope, our guide. And most of all, you will give us the grace to keep on going even when the things become harder and we become weaker, not only physically, but also in our moral fibers. So please come and be with us today in our meeting. This we ask through Christ our Lord. Amen. Amen. Thank you very much, Father. And since we are already more than 50%, right, Sir Ace, we'll now begin with our meeting. And I'd like to welcome you all to our, is this the fourth? Fourth, right? Fourth RAGPTD meeting, and I'd like to welcome you all here. Of course, Father Pablo, welcome here. Also, Sir Ace, also welcome Doc Ellis, Attorney Annan Flores, Sir Louis, Major Tadiosa, PSMS Ricky Badget, or Bahet, PSMU, Sir Hanson, welcome here. I'd like to begin my welcome remarks by saying life is better when you cry a little, laugh a lot, and are thankful for everything you've got. I'd like to thank all of you for all the well wishes. Congratulations for the recent award that I got. I'd like to share that with you all. You are one of my inspiration, and I'll make sure to, you know, keep on inspiring and to do everything that I can as long as, you know, as I live, as long as I can. And I hope that our meeting for today will be fruitful and a productive one, so that we'll be able to help more, especially the police department, especially our the unit where we are, the RMDU, the health service. And we hope that everyone will stay healthy so that
we'll be able to serve our country and our fellow men to the best that we can. Again, welcome to our meeting, and thank you once again for being here. At this point, we will have the presentation. I'd like to call on, of course, Police Major A. Salvacion. Sir? Thank you, ma'am. To our chairman, vice chairman of the RAGPTD, magandang hapon po sa inyong lahat, to the members of the RAGPTD as well as the other attendees. I would like to now present to you, but before anything else po, no, I like small victories, and I really want to celebrate small victories. Sabi nga po ni Chris Berkman, it's often the tiny steps that define the big moments of our dreams. So we would like to congratulate si Ma'am GAIL for being awarded with the most exceptional empowered women of 2021. In just the recent Miss Universe Philippines FDM. Ma'am, congratulations. Hey, thank you, sir. Next time na yung face to face. Thank you, ma'am. With that, ma'am, I think nag-post din po ako, ma'am, doon, top most unsung women heroes award. Baka po meron po sa ating mga RAGPTD who wants to buy for that award. Please let us know. Nandun po yung criteria doon po sa Viber group natin. In fact, the chief actually wanted to inform you, baka po mapanalunan po ninyo itong prestigious na award na ito. Wow, kung may mag-nominate, why not? Under po yata sa kay Ma'am Eliazar, yung asawa po ni Chief PNP natin. Ito so, yung Sir Optimist, sir? Hmm. So, ito kailangan, you have to be a member of the organization? Sir Optimist International? For now, ma'am, I think it's open for everyone. It's just a matter of recognition. Anyway, tuloy-tuloy na natin, ma'am. Baka sakaling tamaan ng kidlat. Amen to that. Next year, Nobel Prize. Oh, yeah. Anyway, ma'am, sir, let me just continue. Again, ito na naman po ako. At paulit-ulit po akong magpapaalala po. What have we done so far? So we have our efforts in institutionalizing the PNP Patrol Plan 2030, dubbed as the PGS of the whole government, which is originally what we call balance scorecard, which is known internationally by Norton and Kaplan. We also established already policies and guidelines. So far, we have 9 technical working group resolutions, 4 more ang nakasalang po ngayon for signing ng chip. And then, meron po rin tayong diniliberate na rin po natin yung mga advisory council key contribution. Which, by the way po, ma'am, before we start, gusto ko lang pong i-remind sa inyo, ma'am, no? Sir, nagbago na po yung term ng inyong samahan. So, hindi na po RAC, or Regional Advisory Council. Rather, it is now Regional Advisory Group, RAG, for Police Transformation and Development, PPD. So, anyway, paulit-ulit po yan, RAGPTD. So, anyway po, ma'am, in the efforts of institutionalizing PGS, so far, meron na po tayong 4th Operations Review noong October 5, 2021. Yan yung pinaka-latest activity before the RAGPTD. Na nangyari naman po yung last ninyo is September 14, and the technical working group in third was September 17. Again, I'll just go breeze through dito. Ito po yung ating parameters and things to do. Ito po yung parati natin paulit-ulit na gagawin for the whole year. Just to see and monitor lang po kung ano na po nangyayari. Our target for the advisory council meetings are 6 for 1 year as per CPSM. So far, sir, ma'am, I would like to congratulate the RAGPTD. You are on track to hit the target
of 6 by the end of the year. Wow. So far, sir, ma'am, nakaka-apat na po tayo, including this meeting. So you have now a variance of 2. Dalawa na lang po. Dalawa na lang at bingo na tayo. The 5th RAGPTD meeting natin is on November 10, 2021. And then yung last po natin, most likely December. So somewhere there. Usually, sir, ma'am, ang naririnig kong parating ginagawa ng mga RAGPTD or other advisory council sa PNP, sinasabay nila po yung kanilang last meeting, usually which is December, sinasabay po nila kasabay na po noong Christmas celebration. So, nasa sa inyo po yun. Kung if you want to make it a joint, no? Last RAGPTD meeting as well slash Christmas celebration or New Year's celebration po ng RAGPTD. Pwede po yun. Pwede. That would be fun. Yes. Nice. Meron pong paghuhula ang Octa Research. Sabi nila, by December daw po, tayo ay bababa na. Sana. Sana. Amen. Hindi natin alam. Tingnan natin. Yan din ang sinabi nung araw at bigla naman nagkaroon ng Delta. Sana wala na. Okay, then technical working group po. So far, on track naman po ang lahat every month. Negative 9 nga ang yun lang. We still have to, yun nga, hindi na natin maabot po yung 12. I think the most is 6. So we will have a variance of negative 6. Pero again, no, I would like to stress the point na hindi naman nila kasalanan. Ganun din po ang operations review which started only in June. So, 5th OR na po on November 8. Hopefully, ma-hit po yung at least man lang 6. Strategy review, medyo tinitingnan po namin, ano, pinag-aaralan po namin kung kaya po sa October 26. Pero, so far, sir, ma'am, medyo baka po madelay po tayo dito. Why? Hindi po tayo nandun sa level of pwede na tayong sumabak kasama po ng PSMU, Health Service, NCRPO, PSMU, at saka si PSM. So, hindi pa ho natin, I think, hindi pa tayo handa para dito. Kasi yung scorecard, hanggang ngayon po, ay hindi pa po kompleto. But nonetheless, I'm very glad to inform you, nung last naming operations review, marami na po tayong mga bagong changes for this scorecard. So, yeah, unti-unti, dahan-dahan. So, again po, sir, ma'am, no? As per advice po ni General Baraceros, who is the chairperson for the NAGPTD, yung inyo pong, yung pinaka-main branch po ng RAGPTD sa Trame, siya po yung chairman doon, na as per NAPULCOM Resolution Number 2021-0597, Institutionalizing PNP Patrol Plan as PNP's long-term plan transformation, pinalitan na po ang pangalan po from RAC or Regional Advisory Council into Regional Advisory Group for Police Transformation and Development, RAGPTD. So, yan na po, no? Yan po yung working relationship. Paulit-ulit po tayo dito, si PSMU, Technical Working Group, RAGPTD, para po mapag-usapan at maayos po yung ating charter statement at saka po yung scorecard na nakapaloob po sa kung pangalan ay PNP Patrol Plan 2030. Then yung pong strategy partners na ito, no, kasama po nung ating top management, yung ating deputy at saka yung chief ng RMDU, along with the core process owners or the frontliners and the support process owners or the backliners, tayong tatlo po na ito ay nagtatrabaho para po sa ating customer, which are the NCRPO personnel, dependents, and authorized civilian. So, shown po, no, paulit-ulit lang naman po ito, the technical working group ng PNP Patrol Plan 2030 ng Health Service, dito po sa level natin, headed by our chairman, Police Lieutenant Colonel Aquino, and then po yung PSMU nila sa Health Service, and then yung PSMU po dito, headed by yours truly, and then po yung pong mga reassignment and replacement, so ito po yung mga latest, and ito po, nag-express po sa Lieutenant Matias, no, yung po ating supervisor for
passes excellence that he wants to be replaced due to other things. So anyway, meron po tayong bagong officer po. Kararating-rating lang po niya since last week. Si Police Lieutenant Muelia. So next week po or sa next meeting po, invite po natin siya na mag-attend na po dito. So as shown po is the advisory council po ng ating health service. Good news po, sir, ma'am. I happened to talk with Brigadier General Baraceros, the chairperson po ng buong yung mother unit po ng RAGPTD, yung NAGPTD ng Karame. And pinaunlakan niya po yung ating invitation na on December, yung last po ninyo na meeting, he would grace your meeting. Wow. So yung the big boss po ng advisory council ng buong PNP, I think he will be there to witness po yung accomplishment po ng ating RAGPTD dito po sa level ng RMDU. Very, very glad po na that's nice. He took the time and schedule na po yung kanyang pag-attend po sa inyong meeting on December. December pa naman. So we have two more meetings to go, including this one, to be able to prepare. And I hope no, we wow natin si Sir Baraceros, si Sir Noel. And he's a very, you know, very enthusiastic person for this one. Shown lang po yung inyong membership. So from nagsimula tayo sa 6, naging 8. And then hopefully po, sir, ma'am, we are going to be able to increase your membership to 10 to 15. I just don't know. So mamaya po, kung meron na po kayong mga recommendations na pwede pong makatulong po sa inyong kupunan to be able to add more motivation and at the same time network to be able to achieve ano po yung gusto po ninyong mangyari at the end of the year and years beyond. So far, sir, ma'am, ito lang din po ang problema natin. No? Hindi pa rin po tayo nakapagpalabas ng video tutorial. One of the things that I've noticed po kasi is that medyo mabagal lang po yung ating pagkakagawa po ng ating video tutorial. But then again, dahil nga po nagkakaroon tayo ng regular meeting na ngayon, ang ginagawa ko na lang po, kinakat and paste ko na lang po yung mga meetings natin. And then ito na yung nagsisilbing pinaka-video tutorial natin kung meron man may gustong matuto kung paano po itong PGS. Pero mahaba po kasi. Madalas 1 hour to 2 hours po yung meeting natin. Alam naman po natin kung gaano po kaikli yung attention span po ng karamihan po ng ating tao. And then very precious po yung time nila na minsan hindi po sila, wala na po silang time para balikan po at panoorin ito. Parang nanood na po sila ng endgame ng Marvel. So, 2 hours. So, yun po. So, dito naman po sa operations review po, sir, ma'am, we started in July, August, September. And so far, sir, on our last operations review, again, meron pa rin po tayong naging absent. Sayang po, di natin nakompleto. But then again, glad to inform nga po sa inyo, no, sir, ma'am, that we have now changes made on the objectives, measures, and targets. So, little by little, paunti-unti po natin na babago na po yung scorecard natin. And hopefully po, maging responsive na po yung ating scorecard. Like before, compliance lang talaga siya. Ang hindi pa rin po namin na so-solve is yung initiative part ng ano natin, ng scorecard. Medyo wala pa po, hindi pa po fully discussed at naiintindihan. Pero di bali po, on the 5th po, ayusin po namin yan. Along with po integration po ng RAGPTD projects, yung projects po ninyo, importante po na i-recognize po ng scorecard. Meaning po, katulad po nito, no? I-cite ko lang po yung learning and growth perspective po natin that they are recommending a training on biosecurity and safety as well as basic life support training programs. Di ba po, si Ma'am Galema, nag-offer po siya ng basic life support as well as si Sir Louie, nag-offer din po sila ng basic life support training. So,
magja-jive na po siya. Yun po yung kagandahan nito, no? The projects of RAGPTD will now jive with ano po yung objectives ng RMDU as far as PGS or PNP Patrol Plan scorecard is concerned. So, nandun na po kayo kung ano po yung ginagawa ninyo. Naka-align na po tayo. So, let's now review technical working group resolutions. I'm very glad to inform everyone that our 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 hanggang po 09. Sorry po, hindi ko po na-correct. Alam ko ito po ay approved na rin. Itong dalawang ito. Eh, tama ba ako? Eric, tama ba ako? Ito bang dalawang to o itong dalawang to yung approved? Okay na po yung ano po. Okay na po yung 8 and 9 po. For signature na lang po yung iba. So. Ah, okay. Sige, sige. Okay, thank you. So, 12 and 13 po is for signature pa rin po yan. So, sir, ma'am, assure po, no? Sorry, 8. Tama ba? 8? 9, ito, 9. Sorry, sorry. I'll correct this one. 9 na po yung approved natin. So, we now have a negative 3 variance na lang. Konti na lang po. If ma-approve po yung tatlong yan, aba, bingo na rin po ang RAGPTD Technical Working Group. Kasi ito lang po yung target natin for the year. 12. So, nag-double time po tayo, no? Kahit na 6 lang yung meetings natin for the year, na-achieve pa rin natin yung target of 12 per year. So, congratulations po for being consistent lang po sa meetings and at the same time recommending po the approval of our resolutions. So now, we come now with kung ano po yung trabaho po ng Advisory Council or ng RAGPTD. So you have 6 of the AC key contribution or AKC. In your case, ang tawag po sa inyo is RKC, RAGPTD key contribution. So you have your first strategic or operational information, advocacy, skills enhancement, morale and welfare, capability enhancement, and other contributions. So, again po sir, no? Just like previously, I have discussed this lengthy with you. Remind ko lang po kayo na this is not straight na parang kayo po yung magbibigay ng pera. It's more of like equivalent monetary valuation. So, ang premise po neto is if hindi siya libre, magkano kaya yung babayar ng RMDU o ng personnel kapag in-offer yung services na ito? Or kayo ay nag-offer ng service ninyo, yung time ninyo, yung resources ninyo, magkano po yung babayaran ni PNP? O in this case, RMDU. So yun po yun. Equivalent lang po. So like in AKC1, yung number one po, yung strategic, ang ginawa po natin projection, di ba po? Yung pong 1,500 po per hour per member. Yun po yung calculation natin. And I am glad to inform everyone po, nakakatatlo pa lang po kayo na meeting. And yet, nakagarner na po kayo ng 51,000 pesos. So, pasok na po yung 51,000. So, konti na lang yung babawasan natin dun sa 500,000 na pinangako po natin by the end of this year. Kailangan maka 500,000 po tayo. So, yun yung target po natin. Pero, yun nga po. Nakaka 51,000 na po tayo. So, 449,000 to go. Yun na lang po yung ahabulin natin. Okay. AKC number 2 or RKC number 2 po is ito naman po yung advocacy to support the organizational strategy. So, as mentioned po, sir, ma'am, last time, no, yung RAGPTD Coffee Mondays natin radio program na pre-propose po ni Ma'am Gail is to be able to enhance po yung stakeholder engagement natin. So, ito po yung Coffee Monday radio program. Excited na po si Ma'am Jan. Kamo lang, we're still waiting for the approval of the resolution. Once approved na po yon, we can now start our radio program. So, please prepare na lang po yung ating mga members to be able to host or co-host po itong radio program nito. Anyway, hindi naman po sabay-sabay. Meron po tayong schedule. Basta ang importante lang po dito, every time na po meron tayong RAGPTD Coffee Mondays, meron pong at least man lang, no,
Bukod kay Ma'am Gail, who will be the host, the main host of the Coffee Mondays, meron din po tayong co-host ni Ma'am. And then, nandun din po naman yung ating mga RMDU personnel. So, as shown po, sir, ma'am, no, if we are going to at least have one show per week, at least man lang isa, ang costing po natin, so 20,000 po siya, pero hindi na po maaabot yung 16 po, no? Pero at least, kung sakali man, hindi man siguro tayo bababa ng siguro 100,000, I think, just for the RAGPTD by the end of the year. Hopefully po, we'll pick it up, no? Kung hindi man po tayo makapag-show ng marami for calendar year 2021, at least 2022 onwards, mas mahihit na po natin ito. Ang importante lang po, ma-approve lang po yung resolution. And then, if ever po, na meron po tayo, I'm sure meron po tayong end year. I think meron end year tayo na program ng CPSM. Isa pa po yun. By the way, ma'am, sir, yung po mga sinishare ko po sa inyo na link, kapag ka po nagsiselebrate si CPSM, counted po yun, ma'am, sir, ha? Kahit na nag-enter lang kayo, tapos nanood lang kayo, nakinig lang kayo, counted po yun na kayo ay umattend doon. So kahit na kaisang oras lang po kayo, ang costing po natin doon is 1,500. For every hour that you shell out, to attend this kind of meetings, matik po yan, count po yan sa inyo. So kung umattend po kayo, do not fail to inform us para ika-count po namin na nandun kayo. Number three, ito po yung pinakamalaki natin. Ano? And I hope ma-approve na po yung competency enhancement programs po natin. So as shown po, sir, ma'am, no, we have six na pre-proposed last time. So meron tayo yung privacy rights in healthcare to be delivered by Attorney Flores. So yan po yung costing natin, no. If meron po tayong 50 per month, costing po niya is let's say 2,000. I'm sorry, attorney, kung medyo mababa, please tell me kung mababa masyado yung costing kung magbabayad sa PNP para lang manood ng ganito. Please inform me kung mababa masyado para po i-adjust ko po yung costing. But if ever po, sir, ma'am, na mag-start na po ito, ganyan po yung costing. Ano lang naman po to projection? On the basic life support po, ito po yung kay Ma'am Nina, if ever po na meron tayong at least man lang 10, ano? Antakin nyo, 400,000 agad. Ano na agad? Bingo na agad tayo doon sa 500,000 na gusto nating maabot. Ganun din po yung stop bleed. I think si Sir Louis. Sir Louis, tama ba? 2,000. Masyado bang mababa to? Anyway, kung sakali man, please just inform me. So, on this... Yes, sir. Go ahead lang. Actually, the Stop the Bleed program, kasi naman yung technology nila is free. But when we conduct it, it's again, of course, parang man hours for it. Okay. By consumables and all. I think the price is fair. Yung technology naman. Yeah. All right. Thank you. Ang point lang naman, sir, ma'am, should not be too high nor too low naman. Kasi baka mamaya, what if nga naman, di ba, our police personnel will enroll outside, magkano babayaran niya doon? So why enroll outside kung i-offer naman na natin dito sa RAGPTD? So because you're offering it for free, your time, your effort, and even your resources, yun po yung costing. So, ganun din po, canine handler training, crisis management and communication media handling, as well as financial management seminar. So ganyan po, no? And hopefully po, pag makaisa lang po tayo, tigi-isa lang po yan, I'm sure, basta lang po maumpisaan. No? We just need to start. Start from somewhere. So pag makita po ninyo, sir, ma'am, no, mataas 1.9 million if kung nasunod yung timing natin. Pero kung hindi man tayo umabot ng 1.9 million, sabihin mo nang 30% lang 'yan, aba, malaki pa rin 'yun. Okay, in moral and welfare naman po, no? So like scholarship and health and wellness. Meron po tayong MOA na DINAF
with Dugong Alay. And I'm so glad to inform everyone that based on the third technical working group meeting, unanimously po lahat po ng ating technical working group was able to endorse po to our chief para ma-approve po siya. Wow. So, in short po, sir, ma'am, no, the hurdle na lang po ngayon is the signature lang po ng ating chief. Pag napirmahan na po niya yon, ang susunod na po dito is we are now going to layas with NCRPO. Madali na lang po yun. Kasi may support na po ni RMDU yung recommendation. So sabi nga po ni Deputy, madali na lang po yan pagka nandun na na-aprobahan siya. So hindi ko na po masyadong i-explain ito. Basta yan po, no? Meron na po tayong blood donation program. Anyway, si Father naman po, yung imisa po niya, I know, tuloy-tuloy lang po si Father. Father, baka naman po pwede po ninyo kaming bigyan ng information weekly para ang gagawin po namin, tuwing magmimisa po kayo, counted po yun dito sa RAGPTD since you're not only serving the public, you're now serving RMDU and the NCRPO. So, ibig sabihin, every time na kayo po ay magkakandak ng misa, ito po yung counting. Okay. Every day naman, 6:30 a.m., nagmamasa ko. Tapos, pagka merong mass intentions, yung mga pulis na nagkasakit o pumanaw, ino-offer namin yung mass. Sabihin nyo, Alan, may mention natin during the mass. Yeah. Father, kung every day pala, lalaki pala itong 80,000 na to. Kasi yung calculation ko po is per week. Hindi pala daily. Dapat pala daily, ano, Father? Daily. Okay. Sige, Father. Adjust ko po itong costing namin dito. Anyway, thank you, Father. No? So, in the AKC number 5, so enhancement po ito, I'm very glad po to inform everyone, si Ma'am Gail has donated her laptop. Nakarating na po siya dito. Siya pa po nagbayad ng pag-rab. So, ma'am, thank you. Mura lang yun. Gumana ba? Oh, ma'am, except lang yung keyboard, hindi po siya gumagana. Oh, so, pero nagagamit po siya kapag ginamitan ng Bluetooth. So, okay naman siya. For info, ma'am, dinadrop na po namin yung deed of donation para officially po gamit na po siya ng RMDU. And ang pre-post namin kay ma'am is gagamitin po siya ng admin duty. Kasi yung admin duty po natin, yung nagte 24 hours every day, wala po silang sarili nilang computer. So, ang nangyayari, nakikicomputer sila kung kani-kanino. Bukod sa prone for COVID infection, nakakagulo din po sila dun sa daily operations po natin. So, dahil may sarili na silang laptop ngayon, they can now do their work. And yung mga compliance po natin sa headquarters, magagawa na po nila. So right now po, the laptop has been reformatted. Ni-reformat po siya. As promised po na yung pong inyong documents ay hindi na po magalaw yun. So, actually, po, sir, pwede nyo na-delete yun. Meron na akong backup nun lahat. Yes, ma'am. You can delete na. Thank you, ma'am. So, ni-reformat na lang po. So, deleted talaga siya. Okay. Burado talaga siya. Baka kasi binakapan niyo pa eh. Yes. And meron ako, sir, ibibigay ng monitor na manalit kasi ayaw na ng anak ko yung monitor. So, hopefully by next month. Monitor lang, walang CPU. Pero wala it's problem, working. Ma'am. Lit kasi ayaw niya. Wala problema, ma'am. Sabi ko, sige, I'll donate it. Parang hindi naman sayang. Thank you, ma'am. Thank you. No problem. Yung PLDT tablet naman po ninyo, ma'am, nung mag-usap kami ni ma'am, nakita namin pwede siya yung ano, 'di ba, ma'am, sa mga mall pagpapasok ka, yung QR code. Yeah. So ang gagawin po namin doon, 'yun po yung ilalagay namin sa harapan ng aming office. So oh, every that's time cool. Every time po na may papasok, kailangan niyang dumaan po sa QR code na 'yon. So 'yun po yung gagamitin namin. That's good. Initially po kasi ang balak po kasi namin doon dito sa admin naman, every time na merong magpa-process po dito, kunyari magpapa-process po siya, hindi niya na po kailangan na magdala ng computer. Ang gagawin niya na lang, doon lang siya sana mag-encode. Pero na-trump po siya dahil yun nga po, mas kailangan po siya doon sa
QR code po ng pagpasok po sa opisina namin. Ah, okay. So okay pa rin po. It's all good naman po yung nangyari. Thank you, sir. Thank you din po, ma'am. Actually, welcome po. We'll send you the deed of donation for your signature and then ganun din po. No problem po. Make it official. On the last one, so pag tiningnan po natin, sir, ma'am, no? Pag tiningnan natin yung inyong possible lang po, possible. Imagine niyo po, no, for just the first year alone, makikita ninyo, you can actually kuna maximize lang po natin, it's 2,698,000. And yet, ang baseline lang po natin na target for this calendar year is 500,000. It's not even close to ano, 25%. Wala pa, mga siguro around 23-22% lang po ito. So in short po, sir, ma'am, even if we fell short po dun sa mga pre-project po natin, okay lang po. Kasi ito lang naman i-hit natin, 50. Again, right now po, alone lang po sa pag-attend po ninyo, nakaka-51,000 na po kayo. So again, you only need to target 449,000 more on other things na nakita po ng present. So, ito po yung bago, sir, ma'am. I would like to give you a brief overview po. Ito na po. Courtesy po ng physical examination section is an NCRPO epidemiology. Tingnan nyo po yung top 10 diseases identified during physical exam examination po ng uniform personnel. Sir, ma'am, hindi po lahat ng ano to, ha, ng lahat ng pulis. Pag sinabi po kasing ape, this is 40 years old above. Hindi po nasama yung 39 years old and below. Hindi po sila kasama sa nag-aape. So ito lang po yung 40 years old above. Ito po yung top 1. Cholesterol. Oh. So nakikita po natin kung anong problema talaga ng NCRPO police is ang ating cholesterol. Ayan. At pumapangalawa po ang hypertension. Ayan. So, yan po, no? Laki ng tingnan niyo po yung difference, no? Laki. From 27%, 17% na lang yung hyperuricemia. At meron din, hindi po nagkakalayo itong number 3 sa ating number 4, which is our diabetes. No? Tingnan po natin, makikita ninyo dito pa lang, alam na natin kung anong sakit ng kapulisan ng NCRPO. So, your projects should be able to look at these things. Ito po yung summary po ng BMI results. Again, January po yung last natin kasi nag-stop po tayo for the whole year. Hindi makapag-conduct ng APE. Hindi rin po makapag-conduct ng PFT. Kasi nga po yung social distancing and naka-lockdown po tayo. But based on January 2021 results, ito po yung mga findings natin. Overweight. Correlation talaga dun sa number 1, top 1 disease natin. Ganun din po sa babae, number 2 po itong ating overweight. And then, overall po, yan nga po, ang overweight po natin yung pinakamalaki after po ng normal. Yun lang, nagulat ako, meron palang underweight sa pulis. 4. At, oo, at saka meron po tayo na 5 obese. Imagine mo. Oh. Got it. Obese number 3. Okay, so that ends po, sir, ma'am, yung aking presentation and I hope meron na naman po tayong natutunan this afternoon to have a very good discussion po among our advisory council. So now, I turn over the floor to our chairman of the RAGPTD or the Regional Advisory Group for Police Transformation and Development, Father Pablo. Sir? Yeah. Just a feedback. Maganda sana talaga kung maaprobahan yung Coffee Monday kasi ando na rin yung pwede tayong pumasok ng mga training, mga seminars, yung mga issues and needs menu ng
Pulis. Kaya I really would like to cater for the Coffee Mondays na sinasuggest. Sana maaprobahan na. Yan lang naman. Kasi pagpa pumasok ang communication, ando na lahat eh. No? Kailangan natin mga dapat i-discuss. So kaya just a matter of formation, not only information and transformation. So a real issue ang training and formation. Yan lang. Yeah, I totally agree with Father. Okay. Kamusta na ba, Sir Ace? Ano na po yung ano natin doon? For now, ma'am, yung pong resolution natin na kay ma'am na pulat yun. We have already submitted. I think, tama ba, Eric? May bumaba lang, may kinorek lang doon. Tama ba? Yes, sir. Meron lang pong kinorek doon sa resolution natin. Kasi since nagbago lang po yung name natin to RAGPTD, so eventually, medyo nahuli po yun kasi kailangan din natin ibahin yung mga terms na gamit po natin sa resolution in order for us to ma-align din po tayo dun sa task. So yun na po yung mga terms na ginagamit. Pero basically, wala naman po correction dun sa binigay po natin na minutes, yung projected program po natin. So hopefully po, ma-pirmahan na po. Thank you. So congratulations in advance po sa ating RAGPTD. So hopefully, this can be able to translate na po. I think Doc Magkira has raised his hand. Tama ba? Ay, yan. Unahan ko na, Father. Kasi kailangan ko gumalaw dito. baka bigla na ako mag-log off. Pero based na sa presentation na synthesize ni Major Salvacion yung projects, pagkatapos doon sa basic needs assessment, yun lang sa epidemiology, nandun na lahat yung kailangan. Sa tingin ko, as far as we are concerned, it's just a matter of implementing it. Kasi the trainers are here, dyan si Louie, nandyan na yung programa na in existence ng DOH through Ma'am Galima. Pagkatapos, si attorney, ready yan anytime. So, reiterate ko lang, katulad nung nasabi ko doon sa last meeting, mukhang nasa doon na yung bola. Kailangan na lang talaga ma-implement. So, I don't think meron pa tayong pagkukulang doon sa targets na kailangan. It's just a matter of rolling out. On our end, as the council, or doon sa bagong RAG na pangalan natin, I think na ilagay na, no? Nandun na yung nakaposisyon na, nakaabang na. It's just a matter of rolling it out. So, I think it's just a matter of rolling it out and following it up. But as far as meeting the desired and the ideal parameters, I think tatamaan natin lahat yan. So having said that, I think yun nga, no? So, maganda yung team ng RAGPD na nandito na. Yun na lang ang susunod ko sasabihin. Doon sa next meeting, abangan ang susunod na kabanata. Yes. So, Ano ngayon ang, kasi ito na eh, nakaposisyon na eh. So, anong pwedeng i-roll out na? And I guess yun yung challenge ko sa ating partner doon sa triumvirate ng relationship ng RAGPD as far as the NCRPO Medical and Dental Unit. Ang yun nga, yung challenge ko would be your move. So, so yun yung sa akin before. Ayan, for the record, I'm supportive of all the different projects. Kaya kung dumating na sila attorney at lahat and I would disappear, approve na ako doon as part of the RAGPTD. Thank you. Thank you very much. That's nice. Thank you, Doc. For info po, nandito na po si Attorney Flores, no? Wow. Attorney, baka Doc,
Hi, attorney. Good afternoon po. Kaya na pa ako dito, nakikinig lang ako. Ah, by the way, at total na napansin niyo na ako. Pwede ba nga lang may gusto lang ako sabihin? Sir, sure. Yeah. Tawag mo dito, kausap ko kasi ngayon yung ano, yung host ng Healthcare Plus ng DZRH. Mm. Yeah. It's ano, I was trying to ask kung pwede bang magkaroon ng tawag mo dito, isang segment yung RDMU sa show. Eh, okay daw, sabi lang itong si mismong host yung kausap ko, si Attorney Mimi Banaya. Kung willing daw yung RDMU, pwede daw kasi interesado rin sila sa tawag mo din, kasi ang PNP dahil sila yung frontliner, tapos may mga tapos RDMU to provide ng healthcare services sa mga uniform personnel. Interesado silang ano magkaroon ng parang mga information sa Q&A doon sa syempre sa health situation ng mga uniform personnel bilang frontliners. At sabi niya ano lang dahil kakasabi ko lang ano kasi naka-line up na usually daw naka-line up na yung mga segments nila saka guests nila for 2 weeks. So kailangan niya nang daw ano i-pitch na lang daw sa producer niya this week para ma-schedule na. Tapos kung pwede, kung okay naman, kung, hindi niya lang daw alam kung anong proseso ng pagkapaalam sa PNP. Kung ano. Yeah. Tapos kung winning yung PNP. Tapos usually daw, i-air daw yan ng 1 p.m. Sabi niya ganun, Sunday. Tapos may replay ng 7 p.m. Ayun ko lang ko, sir, ano, sir, kung interesado kayo sa, ano, sa, bibigyan kayo ng isang, tago dito. Isang segment sa Healthcare Plus ng DZRH. Thank you, sir. Ulitin ko lang, sir, no? Healthcare Plus, yun yung parang plus. Healthcare segment. Yung programa ng DZRH tungkol sa health. Okay, sir. So, ang oras po, sir, ng radio program is 1 p.m.? Ini-air daw yan ng 1 to 2 p.m. sa DZR. Sunday, tapos nire-replay ng 7 p.m. Oh, okay. Nire-replay siya. So, for ano yan? For... So, ang nire-require na lang nila sir, is to be able to invite someone from RAGPTD and RMDU. Oh, na kung tinatanong ko, kasi sabi ko naman, hindi naman ako nagsasalita in behalf of RDM. Sabi ko, sabi ko sa inyo, kung interesado kayo, tapos kung interesado kayo, sabi niya, kung interesado na raw kayo, ipipitch niya daw sa producer para ma-line up na daw kasi naka-line up na for 2 weeks yung guest nila. So para ila-line up na yung RDM sa isang ano nila, programa nila. Happy sir. So, sige sir, magandang development ito, sir. Hmm. Kasi maganda din kasi ang pinag-uusapan lagi natin sa publiko, yung health situation ng publiko, eh paano naman yung mga alaga, yung mga frontliners na silang mga anong sitwasyon kanilang health ngayon, di ba? Kasi epektado yung publiko kung hindi din maganda ang health situation ng ano ng mga kapulisan natin, kung saan sila yung nagbabantay sa mga checkpoints, sa mga mall, sa mga, pati sa mga ospital, sila yung mga ano. Kasi naging maganda rin yung, kasi sinabi ko yung nag-discuss kasi na ano, yung mga top 10 diseases na ano, ng mga kapulisan. Maganda ata i-discuss din natin nun sa publiko. Sige, sir. Sir, again, sir, no, thank you very much, sir, for extending your effort, sir, na yung network mo, sir, is to be able to also makuha rin po natin, sir. So, this welcome, sir, na development. We'll relay, sir, this information, sir, sa ating chief. And then, hopefully, sir, mag-okay siya. And then, ang kagandahan kasi na ito, sir, ano eh. Di ba, sir, yung Coffee Mondays natin, yun na actually, sir, yung proof of concept. Yun talaga yun, sir. Ang kagandahan lang na ito, sir, is that dahil meron na tayo nun, nag-practice na tayo ng Monday, parigurado, sir, pagka in-invite tayo ng kahit sinong media personality, kahit TV and radio, meron na tayong ano, sir, template. So, hindi na tayo mahihirapan. Praktisado na tayo, sir. So, let's say, biglang ma-cold call si Father doon, okay, si Ma'am Gail or anyone sa RAGPTD. And then kami din po sa RMDU, ma-cold call din po kami doon. At may matanong. At least sir, meron na tayong parang practice, meron tayong drills
na ginagawa po natin every Monday. This is what we call the Coffee Mondays. Yun yung beauty po nun, sir, na we don't have to reinvent the wheel, sabi nga ni Dr. Magira. Ginagawa na natin siya talaga. So thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you po, sir. That's Ma'am a game. Very good actually development. Yeah, ang siguro ang suggestion ko lang to be safe for all of us, hingin na natin in advance yung questions nila. Pwede naman nila gawin yun kasi very critical. Pag hindi natin nakuha agad yung questions, baka may masasabi tayo. So, syempre. Usually, Ma'am Gail, ano daw, talagang bibigyan sila ng advanced questions kasi ayaw din nila ng mga surprises sa mga guests. Ah, okay. Pero sa akin kasi pag nag-guest ako doon, hindi nila binibigay advance yung questions. Hindi, siguro dahil very simple lang yung topic. Pero since health siguro, may bibigay nila ahead of time para ma-prepare. Kasi syempre, kailangan din statistics, di ba? Numbers. Sige ma'am, pag na-schedule to, kakausapin ko yung ano na, i-insist ako na ibigay sa ating in advance yung questions ng RDM para hindi din ma-surprise sila. Yeah. Thank you, attorney. That's good. Looking forward to that. Ako naman, Sir Ace, on my end, habang inaantay natin yung approval for Dugong Alay, I'd like to propose another bloodletting activity this November kung pwede na sa Krame. I'm not sure lang if magiging counted na ba to as project natin since wala pa yung signed na MOA. November ano yan? I'm proposing November 14 kung okay lang Sunday or should it be on a weekday? Paano po ba, sir? Saan po yung balak ninyo, ma'am? Krame? Sa Krame or sana, sir. Saan po ba pwede? Kasi dito para po. Sa... Dito po, ma'am. Sa NCRPO. Ah, sa ano pala? Sorry. Sa NCRPO pala. Sorry. Nalito ako. Health yeah, service NCRPO. Po yung makikinabang doon. Ayan. NCRPO pala. Mamili ka, ma'am. We have 5 districts po sa buong Kamaynilaan. So, we have Manila Police District. We have Quezon City Police District. We have Eastern Police District. We have Northern Police District. And we have Southern Police District. Not to count po yung pang-anim, which is ito po yung NCRPO. Yeah, yung so, NCRPO, sir. Mamili po kayo kung anong gusto po ninyo doon, kung yun yung target ninyo. If okay you, lang po ba, sir? Pag weekend or kailangan weekdays para nandun yung mga tao? I-ano natin, ma'am. I-work out natin, ma'am, to. We'll relay the information ahead of time para sige. Kung meron man pong kinks na kailangan i-work through, I think it's better po na earlier pa po na papag-usapan na. We have 1 month lead time naman eh, November 14 yung gusto po ninyo mangyari. Yep. I believe po kapag nakakuha po tayo. May target po kayo? 500? Ganun? Okay lang. Usually naman kasi ang quota naman natin is 50. 50 okay. Lang actually. Para at least makakwalify tayo to be able to ask for free blood sa hospitals. I so, think, syempre, pag ganun, konti lang naman yan, I'm sure masasurpass natin yan. I think, ma'am, kaya nating bunuin ito, ma'am. Kasi, yeah. Right now, ma'am, meron tayong 500 na police personnel, police trainee na nandito ngayon sa NCRPO. Hindi pa to okay. Count po yung personnel ng buong NCRPO. Wala pa po yun. That's good. So when you say 50, sir, clean yun, sir, ha? So ang ibig sabihin, target natin is 100 to 200 na magdo-donate para at least sure natin mamimit yung 50. Sige, ma'am. Yun. Basta for now, ang target lang is 50, pero we'll try, ma'am, to... Yes. Opo, mas marami, mas mabuti. Hopefully. Yeah. Yep. Sige, ma'am. Thank you. Tapos meron din po ako in-invite na member. Sabi ko mag-join siya sa next meeting. He's very much willing sa business industry naman siya. So okay lang po ba na ma-invite ko po siya for next meeting natin, November 10? Paano po ba ang procedure if we invite new members, Sir Ace? Technically, ma'am, yung pong ating procedure is usually the approval po muna ng ating advisory council or sorry, RAGPTD members, basta majority po sa inyo is going to approve. Ang gagawin na po namin yan, magda-draft na rin po kami ni Eric ng resolution for the consideration po sa technical working group. So for info, ma'am,
Ang next meeting po, Eric, kailan yung next meeting natin ng technical working group para pwede nating ihabol yung resolution? Sir, yung next meeting po natin is October 19. So next that week. Is po, Tuesday po yun. Okay, so pwede naman po natin ano ihabol, sir, para madraft na natin 18 may pasa. And then 19, if ever na for approval, kailangan lang po natin ng profile po nung pupunta po. Na. CV. CV so, kailangan. Okay, yung CV. Okay, sige apo. Sir. So, sige ma'am. The soonest the better. Yep, ipadala nyo lang po doon sa ating RAC Viber group. Once na nakuha na po namin, i-convert po namin into a draft resolution. Padadaanin po namin muna sa inyo. And then if okay kayo sa inyo at nobody objected, ipipresent po namin sa technical working group on October, ano ulit? Eric, anong pecha ulit? Sorry. 19 po, Tuesday po. Yes. Okay. So, October 19 po, sir, ma'am, ipipresent po namin yun. Kung wala pong objection. So, i-submit ko na lang po sa inyo yung CV. Yes. Okay po. Thank you, Sir Ace. Thank you rin, ma'am. Thank you. Anyway, dagdag po si sir kung sakali, ma'am. Yes, apo. For submission and... So, natawag na po natin si Sir si Dr. Maghirang, which by the way po, Sir, ma'am, nagpaalam na po siya. I think duty siya, duty. Okay. And then, si Attorney Flores, Sir, thank you very much. And I think ang hindi na lang po nagsasalita ngayon, which by the way, Father, for info, naka-quorum na po tayo kasi nandito po si Louie at saka si Attorney Flores. So nag-quorum na po, umabot po tayo sa 5 natin na minimum attendees for per meeting. So anyway, we're ang ma'am, si Sir Louie na po ba yung susunod na magsasalita? Yeah. Sir Louie, you have the floor. Well, wala naman din talaga akong masasabi, but congratulations na lang din talaga sa group. Sorry, nasa meeting mo, pero I'm happy that na-achieve or close to the target na yung ma-achieve natin for the year. Collective effort and then rest assured of the support for the courses that we want to extend through this RAG. So thank you so much. Thank you so much to the team. Hey, thank you so much for being there. Yeah, thank you. Father, thank you. Thank you, sir. So, dahil tapos na po si ma'am, tapos na rin po si Attorney Flores and Dr. Maghirang has already left. This now leaves po sa ating last part of our meeting for today, which is the message and closing remarks po ng ating chairperson. Father Pablo, sir? Yeah, I would like to emphasize the need of intelligence work and the intelligence community for that matter. There is a project of the police of the multiplier effect of trying to have a neighborhood watch. And concomitant to that, I really would like to have, Gail was saying, connectors and alliance groups that could keep on growing and multiplying. And one of it is, alam nyo, lima tayo rito, member ng Magone Urban Survival Academy Incorporated. And I'm very glad that pati pala si Louie Domingo, kababata ako to hindi ko ma... Matanda, kala ko ibang Louie Domingo ito eh. Ah, the one you asked me, yeah. Para sila yung kasama niya nila dati. So, hindi ko kalahin na we were together in the security business. So, as many also in the business sectors, maraming mga alliance companies, mga generational partnerships, I think it's very wise for us to keep on expanding our connections, our networking, our
alliance and consultatory groups, ibang advisory groups. And I wish that we could always have on our listing our not business partners but advisory partners and let it grow. Siguro maganda yan, gaya niyo may mga logo na tayo ng mga alay, digong alay, tapos logo ng mga Monday, Coffee Monday. Also, maybe forming intelligence communities with the barangay and different intelligence communities, even among the other sectors of the military. So with that, I think we could expand more in the intelligence network and broadcasting. Thank you. Okay, ano ba? Ikaw na nga, last words. Ikaw naman na mga babae na ngayon. Ano ba? Sorry, I'm not really feeling well lately. But I'm really thankful everyone for sharing, you know, your resources, your ideas para sa improvement ng ating council. So we hope to have more projects na aligned dun sa scorecard natin para ma-achieve natin. And hopefully soon, ma-approve na, Sir Ace, yung ating Coffee Mondays para ma-start na natin. Si Father kasi meron na silang what do you call that, Father? Yung your coffee shop there? Hindi pa naman. Inuumpisa pa lang namin. Dati meron na kaming coffee shop sa different, pati yung mga dating Amici. Amin yun dati. So, nice thing that maybe here also in the parishes yeah. We start replicating Coffee Mondays. That's good. Let's feature that soon. And hopefully, tatapos na tong pandemic kasi nakakamiss na rin lumabas to you know to socialize ano. So for now that's it. Hopefully we'll be able to push with our bloodletting sir this November kasi pwede na ako ulit mag-donate. It's been 3 months already since last time I donated. So what else? Whatever projects we have, let's just maybe suggest share natin dun sa group and help din natin si Sir Ace sa lahat ng mga sinashare niya para ma-spread pa natin lalo. Natutuwa ako lagi sa mga sharing ni Sir Ace. Laging may napupulot na aral. That's why talagang sinashare ko siya. Lagi kong binabasa yung mga quotes kasi nakaka-inspire actually. Nakakadagdag na inspiration every day. So thank you, Sir Ace, for being an inspiration as well to everyone. Thank you, ma'am. Don't stop. Sabi nga, ma'am, nung, sabi nga po, ma'am, nung isa sa mga iniidolo ko po si Seth Gort. Sabi nga po niya, when you give, don't expect something in return. Just right. Just give it. Kasi pag binigay mo na yan, that's it. That's yung iba right. Kasi, yung iba kasi pa, ma'am, ano eh, you always expect something in return. Why? Just right. Anyway, wala naman ang original sa buong mundo, ma'am. Correct. Nagawa na, ma'am. Nagawa na lahat. Delikado yan ah. Unrequited love yan ah. Ano Father? Sa akin naman Father, if I know something, I have something, if I can share it, why not? Anyway, maikli lang sir ang buhay eh. Oo. Oh, yeah. And bago ko pala makalimutan, I'd like to thank pala the council. Nagpapasalamat ako for being here kasi I was able to help yung brother-in-law ko yung nadisgrasya last September. Thank you so much. Sabi ko nga ayoko gamitin yung pangalan ng council sa yung kung saan-saan lang, but at least in that situation nagamit ko siya kasi talagang it's a matter of life and death. So thank you so much sa lahat ng mga tumulong. Although yung iba hindi naman members ng council natin, but still, they are with the PNP. Kaya super blessed pa rin. Thank you. Sabi ko nga, kung hindi siguro ako member dito, kung wala akong kilala, baka napabayaan siya nung nakabangga. Kasi lawyer eh. So, syempre, sorry attorney, and I'm not saying anything bad. Pero syempre, pag ganun kasi, motor pa yung
brother-in-law ko dala niya motor. So, syempre pinipilit niya na siya yung nasa tama. At least nakatulong and hindi talaga siya pinabayaan, naasikaso hanggang sa nakauwi. So, I really commend PNP, especially yung health service sa Krame, for taking good care of my brother-in-law. Kaya maraming salamat. Salute to everyone. Actually, nag-post ako dun sa PNP MRF. I'm sure nakarating din kay Chief kasi nabanggit nila. So, maraming salamat. At pagpatuloy natin yung magandang serbisyo kahit sa mga civilian para naman mas magiging maganda yung samahan ng bawat isa. Although may mga nangyayari ngayon na hindi natin ma-expect, 'di ba, katulad yung kay Jake Cuenca, 'di ba, miscommunication na naman. So kung hindi titingnan ng maayos, sasabihin masama na naman yung pulis. But tayo nasa loob, alam natin kung paano natin siya titingnan, kung paano natin kumbaga basahin yung totoong storya. Ah. So I hope that we'll be able to push through with our radio show para naman mas matutulungan pa natin yung PNP. Yung lalo na yung ano natin, health service, para naman hindi laging pangit yung ano natin, yung image. So again, thank you po. Thank you, ma'am. God bless everyone. Sir, Attorney Flores, sir, na-receive niyo na yung ID niyo? ID? Naki, ma'am, hindi pa kami nakikita eh, pero nasa kanya. okay. Salamat ta, Sir Ace. Opo, official naman po yun. So, you can use it talaga. Kasi valid po yun. Valid. Thank you po. Thank you din po, attorney. Anyway po, sir, ma'am, that ends, I think, our meeting for today. I think na-hit natin yung 1 hour lang, no? So, very, very brief lang po tayo. Again, as we progress po, paikli po ng paikli yan, and yung next time po natin, nakafocus na lang po tayo sa output. Kasi yung basic, natatapos natin. So with that po, sir, to our chairman, vice chairman, vice chairperson, sorry. Sorry, kasi very, very ano, no? Very, talaga yung chairman, dumikit na yan eh. But anyway, to Major Tajosa, which by the way po, sir, ma'am, naka-quarantine po si ma'am, no? Pero despite na naka-quarantine siya, she really managed to attend our meeting. To the attendees din po, maraming salamat din po for attending this meeting. So with that po, sir, ma'am, father, you can adjourn with your... Yeah, we declare the meeting over, and may God bless you, the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Wow. God bless. Amen, Father. Amen. Yeah. Bless po, God bless po. Thank you, everyone. Po, God bless you. Thank Happy you Monday. Opo. See you soon. Bye po. Bye-bye po. Send ko na lang, Sir Ace, yung CV. Bye-bye. Opo. Bye-bye. Bye-bye. Major, paano ba yung ID? Pagpapadala kami ng ID dyan? Para mga... Hindi na, Father, kasi may ID ka na, padadala na lang namin sa'yo. Ah, saan okay. Po ba namin ipadadala, Father? Dito na lang sa parokya. Sige, Father. I-send nyo lang po yung address para okay. Ipadala na lang po namin. Yeah, thank you. Yeah, right. Siguro ipapatch up din namin yung aming daily online masses sa 6:30. Ilalagay natin sa ano nyo, sa RMDU. Apo. Para makita. Tapos kung may mga intention, mas intention sila na at saka yung mga prayers needed. Yeah. Sige, Father. Father, send nyo lang yung address nyo so that mapadaanan po namin dun. Kasi araw-araw po tayong may hinahatid sa Krame by our ambulance. So, hindi naman out of way yun, sir. Kasi pag galing sa Krame, pabalik na siya dito. Pwede niya idaan sa inyo dyan sa parish niya. I-drop by na lang. May sariling logo na ba itong regional advisory group for police transformation and development? May wala pa. Meron tayo. Maganda wala pa.
If you want, Father, we can design and paprobahan po natin dun sa nag-PTD kay General Baraceros. Meron tayong personality, entity. Sige po. Yung pagka nari daw, meron na tayong mga network ng tawagan, ganyan tayo sa isa't isa. Sige po. Yeah. Sige, we'll work on this one, Father, yung logo po ng RAGPTD. Sige po. No problem. Yeah. We'll present it next time. Sa fifth po na RAGPTD meeting po, i-present po namin ito. Identity. Ang lalim pala ito, regional means how big is the area of the region? Buong NCR po. Covered nyo buong NCRPO. Kasi yun po yung inyong coverage. Buong NCRPO ng buong Kamaynilaan. Ano nyo po, ka-level nyo po yung regional advisory group for police transformation and development ng NCRPO at other units. Kasi meron din po silang parang kasing level po din. Kasi kayo naman po, nakalinya naman po kayo sa healthcare services. Since ang tie-up nyo po sa amin, sa NCRPO, RMDU. But just the same, pareho lang po ang level ninyo. Wala pong pinagkaiba. Yeah. But mas malaki ang scope, transformation and development. Opo. Well, technically, Father, hindi naman nagbago yung role ninyo. Ay, yun lang kasi ang hilig po kasi ng PNP. Alam mo yung magpalit-palit ng mga pangalan. Pero at the end of the day po, it's the same job. Parang ano po, parang yung... Hindi lang health and dental services. Ano pang... Healthcare. Pag sinabi po nating healthcare, Father, malawak po ito. So, la physical, mental, and spiritual healthcare kasama po ito. So, integral development and magkakaano na. Opo. Basta ang baseline lang po ninyo dito, in comparison po with NCRP o RAGPTD po nila, yung sa kanila po kasi buong mga law enforcement po. Yung sa atin naman po, ang focus po natin is healthcare po ng ating kapulisan, yung kalusugan nila, yung kanilang dependents, so ibig sabihin yung kanilang anak, asawa, and then authorized civilian. So pag sinabi naman po natin authorized civilian, Father, kasama po dito yung mga aplikante, di ba po, yung mga nag-a-apply po ng pulis. Hindi naman po sila pulis eh. So pasok po yun. Yung mga kasama po. Yung mga retired po. Retired po natin na kapulisan. Kasama pa rin po yun. Yung pong mga detainees. Di ba po, yung mga naka-detain sa mga presinto. Eh sino po nagbibigay sa kanila ng kalusugan? Kasama po sila doon. Hindi man sila pulis, under sila ng control ng PNP dahil sila i-detained. So kasama po yun. Ay, mga staff nyo na civilian, non-commission. Yes, meron din po tayong NUP kung tawagin. Non-uniform personnel, which is considered civilian po sila in the context of military. Kasi ang military, ang equivalent po nila dun, civilian employee. Pero dito po kasi sa PNP, ang tawag natin is non-uniform personnel, they're still considered as NCRPO personnel. Or in this case, RMDU personnel pa rin po siya. So PNP pa rin siya. Pasok pa rin siya. Wow, thank you for the info. At saka yung mga daily pinadadala nyo, binabasa ko, parang meditation book ko na rin yun. At saka yung mga information, nagaganda. Thank you, Father. Pinapasa ko sa mga ibang kaparehan namin, sa mga eskwelahan. Very informative. Thank you, Father. Thank you. Kumusta ang family? Okay naman po. Still COVID-free. Still, wala pa rin po kaming fully vaccinated na rin po sila. And at the same time, okay naman, Father. We're doing okay. Better than most. Na-COVID, ha? Kami na-COVID na. Yeah.
Yun nga, brother. We have been very, very careful. Yeah.